Today is Monday, post feast day of the Virgin of the Barangay, 17th of October 2022. Ako ay nasa loob ng Cebu Metropolitan Cathedral. Salamat sa aking mga kapatid na tumutulong sa aking coverage, special coverage, para naman mayroon akong special report sa inyong lahat sa napaka mahalagang religious activity, napakagandang offering ng mga devotees ni Mama Mary under her title Virgin of the Barangay. Kahapon, October 16, ang kanyang festa. At dito ginanap ang banal na misa sa loob ng Cebu Metropolitan Cathedral, mga bandang alas 4 ng hapon. Ang mass presider ay si Bishop Mayofil Villones na Auxiliary Bishop ng Archdiocese of Cebu, at ang mga concelebrante naman na ating mga kaparian, sina Reverendo Monsignor Camilo Alea, Reverendo Monsignor Raul Gu, Reverendo Padre Leo Nole Archie, Reverendo Padre Glenn Juanzon, at Reverendo Padre Eduardo Cabug. Si Padre Cabug ay siya ngayon ang spiritual director ng Barangay Sang Birhen Archdiocese of Cebu. Kasama rin kahapon na nag-celebra ng misa si Reverendo Padre Jojo Anore, Reverendo Padre Mag Jason Bacalia. Dumalo ang lahat ng ating mga kapatid, mga deboto ni Mama Mary, mga members, mga officials ng Barangay Sang Birhen na nanggaling sa iba't ibang parokya, sa iba't ibang barangay, sa iba't ibang kapilya. At pagkatapos ng banal na misa ay nagsimula na rin na i-procession ang statue ng ating mahal na Birhen ng Barangay. Dito sa aking kaliwa, mga kapatid, nakikita niyo ang painting na iginuhit ni Brother Henry Duragos na taga Bantayan Island, Cebu City. Ito ay na-enshrined na dito sa loob ng Cebu Metropolitan Cathedral. Itong icon ng ating mahal na ina ay mananatili dito, mananatili sa loob ng cathedral. At hapon sa banal na misa, ito ay nakalagay doon sa may altar. Sa ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking mga video footages na kinuha para maibahagi ko naman sa inyo ang aking mga eksperyensya dito sa Cebu City. At ibang mga balita o panayam sa ating mga kakilang kaparian, at ganoon din ibang mga lay leaders na nakabase dito sa Cebu. Yan ang aking special report ngayong araw na Lunes. Samahan niyo ako sa ating paglalakbay. Ito ay isang bahagi ng ating paglilingkod sa ating apostolado, ang magsagawa ng ganitong pagdokumento ng mga aktibidades sa Barangay Sang Birhen. At nakita naman ninyo, mga kapatid, ang mga coverages natin mula noong Friday hanggang Sabado, na kung saan nandoon kami noong Sabado sa San Carlos City. At ganun din ang aming mga panayam sa ating obispo ng San Carlos Diocese na si Bishop Gerardo. Please promote together with the Virgins ng Barangay
our journey to become a synodal church that reaches out to the peripheries, make an impact on our society. I hope you will be a force to transform our society, inspired by our love for the Blessed Mother, starting with the barangays, because the barangays, that's the beginning of corruption there, all the problems also. If we have healthy barangays, because the bearing sa barangay is there, I'm sure the Philippine society will improve. So go ahead. We have a very fruitful and a memorable Sunday today, because we celebrated the 67th feast day of Our Lady under her title Virgin of the Barangay. I think you know, Father, that the Virgin of the Barangay is the patroness of the Barangay Sampiling. And now we are also celebrating the 73rd founding anniversary of the Barangay Sampiling. I am Allen, Brother Allen. And you are Father? I'm Father Leo of the Cebu Metropolitan Cathedral. I'm Parokial Vicar. Wow, Parokial Vicar. Good to meet you, Father. Nice to see you, sir. Now, may I have your impression or your observation, your assessment about today's activity for Our Lady? Well, I'm very happy to witness this celebration as a new priest and as a parochial vicar here. It's my first time to see that the devotion of the people to the appearance of barangay here at the cathedral is quite vibrant, because actually each time we visit the chapels, everyone knows the songs. Yes. So from the old people to the middle-aged people and the children, they know the songs, and they receive the image quite warmly. And the culmination of these celebrations with today's fiesta celebration is quite heartwarming as well, because the Virgin has visited all the chapels of the parish, and I could really see the support of the chapel leaders. In fact, the choir of this Sunday's Mass and this Fiesta's Mass is a combination of several choirs from different chapels because of their love for Mama Mary. And so I hope and pray that this devotion in the barangay will continue, and I can assure you of my support also, as long as there is the devotion and the communities you serve, we will continue to encourage, we will bring the image of Virgin sa Barangay in our communities. Thank you very much. Sa karagdagang pang mga updates, Barangay Sangbirin updates ay ipaparating ko sa inyo. Ibabalita ko sa inyo. At this very moment, andito pa rin ako sa loob ng Cebu Metropolitan Cathedral, at maya-maya ay magpapatuloy pa rin kami ng pagkuha ng iba't ibang mga impormasyon para maibalita sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mga panalangin. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Harimanaware ang pagmamahal, kapayapaan, at kabutihan ay mananatili sa ating puso, mga mahal kong kapatid. Ave Maria.